Okay, magandang gabi mga kabackyard and welcome po sa ating YouTube channel, My Backyard TV. Ngayon po, pag-uusapan natin yung ganitong scenario sa ating mga incubator. Kung ito ba ay overheating or hindi. Okay po, no? Pero bago tayo magsimula dito, inanyayahan ko nga pala kayo na mag-subscribe sa ating channel at mag-like at mag-comment dyan kung na-experience nyo yung mga ganitong scenario sa inyong incubator. Excuse me. Okay. Ngayon, STC 1000 yung gamit natin. So, umabot siya ng 38.4 to 38.5 degrees Celsius. Pag ganun po kasi ay sobrang init na po yan dito sa loob ng incubator. Pero, yung kagandahan dito, yung heating natin na nakalagay is nakapatay yung ilaw na red nandito. Ibig sabihin yan, patay po yung ilaw natin dito sa loob o yung ating ceramic bulb. Wala na siya pong init, no? Kasi nga, namatay siya. Ngayon, kung namatay siya, bakit umaabot pa rin ng 38.5 to yung ating thermostat? Okay, no? Yung sagot dyan po, eto, na-experience ko to 3 days before bago ma-hatch ito. Ito, kanina lang to nag-hatch kaninang umaga. 3 days before, umaabot mga to ng 40. Umaabot mga to ng 40 degrees Celsius. Yung experience ko po pala dito sa aking incubator na umabot ng ganito, pero nakapatay na rin yung heating, yung una-unang ginawa ko is binuksan ko yung baba, hinipo ko yung ilaw ko doon kasi hindi naman siya umiilaw kasi ceramic bulb nga. Nang hinipo ko is wala siyang init na lumalabas. Nagtaka ako kung bakit nandito na siya, sobrang taas pa rin. Tulad ngayon ng scenario natin, no? Kung makikita nyo. So, basta wala yung heating dito na nakailaw, ibig sabihin, patay na yung ilaw, no? Yung explanation pala dito, yung itlog na malapit ng ma-hatch, pag buhay yung itlog, nagkakaroon na sila ng sariling init, no? Kasi yung ginawa ko dito, hinipo ko yung mga itlog, mainit talaga. So nagtaka ako, akala ko overheating. Pero hindi pala yun. Yung asasabi ko nga, 3 days before bago ito nag-hatch, dito na pala tumataas yung ating yung thermometer natin. Akala natin abnormal na yung reading niya. Yun pala, dahil nga dun sa init na ng itlog at ng mga sisiw ngayon dyan sa loob ng incubator. Kumbaga ito, yung heating natin ay wala ng trabaho dyan. Kaya ngayon, na-maintain yung ganitong init sa loob ng incubator dahil sa init ng mga sisiw at yung itlog sa loob ng incubator. Kasi nga, buhay na sila doon, no? Pero, pag pinatay natin ito, yung ating thermometer, mamamatay din sila lahat. Kasi nga, wala na yung magsusupply sa kanila ng init pag kinulang yung init nila dito, no? No? Kasi kailangan nga nila yung init is 37.5 degrees Celsius yung init. Pero ito na reading ay hindi ito reading sa init na nilabas ng ating ceramic bulb. Ito na reading ay reading sa buong incubator natin dahil sa mga itlog at init ng sisiw sa loob, no? So yung tanong diyan, maha-hatch ba yung itlog diyan? Syempre, tingnan niyo, oh. Ayan, nagkaka-hatch na rin nga. Bali, yung gumagana pala dito sa baba is yung fan lang natin. Yung fan natin lang yung gumagana. Yung ilaw natin ay nakapatay dyan. So, kung bubuksan natin yung incubator, bubuksan natin. Ayan. Dito pa lang, makikita mo na yung moist ng tubig dahil sa tinatawag natin na humidity. Yan. Yan yung fan. Umiikot yan. Yan. Ito yung ating tubig at saka yung yan yung ating ceramic bulb dyan. So ngayon, paano masabi na iilaw yung ceramic bulb natin? Ito, abangan nyo yan. Pag nag
O nawala na yung cooling, di ba? Kasi lumampas na nga tayo. Bumalik nga siya sa normal niya. Iilaw yan. Yun. Di ba umilaw siya? Bakit siya umilaw? Kasi nga, gumana na yung heating natin dito. Kasi yung ating sensor, nasagap niya na yung hangin na malamig dito. Kaya nag-start na rin siya, napaanda rin yung ilaw dyan sa loob. Ayan, papainitin niya ulit yan, paakyat dito. So, ayan. Di ba po? So, kung tama yung na-experience ko, mag-like naman po kayo. Kung mali po, ay wag na kayo mag-like. Ito po yung scenario dyan. Ngayon, kung ibabalik naman natin, yan, syempre, marireach niya yung specific na setup natin, just 37.8 mamamatay yung ilaw. No? Yan. So, okay po, mga kabakyard. So, ayan. Marami kasi pong nagtanong sa akin about dito, kung dito ba overheating or hindi. So, okay, no? So, hanggang dito na lang yung ating content ngayon. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin na mga i-upload. And God bless you all.